Magandang araw po muli mga Lodi. Narito na naman po ang inyong cute na cute, rock na rock, nakapwentuhan na si Jobber. At magbabahagi muli ng kaunting kaalaman. Hindi po ito isang kalokohan at siguro o marahil ay may katotohanan. Pero para kayo ay maniwala at naghahanap ng pruweba, i-google nyo na sa walang kamatayan at walang kapumpas-kupas sa Google. Siyempre, sa pa nga ba mga kulokoy? At bago natin umpisa ng maikli nating trivia, ay i-click nyo na ang subscribe at hatawin ng ubod lakas ng mahiwagang kampana para ma-notify kayo sa mga bago naming video. Ang ibabahagi po namin sa inyo ngayon ay ilan lamang sa mga Ilocano expressions na maririnig natin sa mga kapwa nating Ilocano habang nagkwekwentuhan at nagchichismisan sa may tindahan doon kila Aling Belen o kay Manggoryo. So ito, ready na ba kayo mga kulokoy? Una ay ang ngarod. Tama po, ngarod. Lagi po nating naririnig ang ngarod pag may nag-uusap ng mga Ilocano. Gayo nung minsan nang bumili ako ng pansit canton sa tindahan ni Ate Glenda na ginawan namin ng video noon na pinamagatang ang misteryo ng pagluluto ng masarap na pansit canton. O diba? Sana napanood niyo yun. Kung hindi niyo pa napapanood, panoorin niyo na. Sigurado mapapangarod kayo sa sarap. Nagihimas ngarod, ika nga nila. So ayun, balik tayo sa tindahan ni Ate Glenda. May naabutan kasi akong bumibili ng pansit canton. Ganito po ang aking narinig. Manang Glenda, gumatang nakman iti pansit canton. Ang tagamin na buyak ni Jay YouTube kit, tuladik mamet, sabi. So, sagot na ati Glenda, when nga rod, pinatas ko kit. Pero may imas na, isong nga rod, yung kwarto tagi Jay, napipintas ni kartero. When nga rod, sige nga rod, apay nga rod, Jay nga rod. At marami pang nga rod ang ginagamitan natin ng nga rod. Maski ako gamit na gamit ng nga rod. Ano nga rod, Ilocano nak nga rod. Ano nga ba ang ngarod? Sa Tagalog, ang ngarod ay nga. Hindi po yung nga-nga. Iba po yun. Halimbawa po ay when ngarod. Sa Tagalog ay oo nga. Sa Tagalog, sige na nga. Sa Ilocano, sige ngarod. Guess nyo. Kung di nyo mag-guess, dyan ka na ngarod. Ang susunod ay may kasalanan. Huwag naman po sana tayo mapaul. Para po medyo matakpan ng kaunti at hindi masagwa sa makakarinig na katulad kong Ilocano ay medyo iibahin natin yung stress. O diba? May video din kami niyan, onward stress ang pamagat. Panoorin nyo din yun para maintindihan nyo yung stress na sinasabi ko. Or, pwede naman tignan nyo na lang ako para malaman nyo kung ano ang meaning ng stress. Mukha akong stress, diba? At ang susunod ay ang expression na kinayo. At yung kinamit. Sinadya ko talaga yung pronunciation ng kinayo para Korean, o di ba? Anyong sayaw, sarang heyaw, kinayo. Diba? Ang kinayo at kinamit ay isang Ilocano expression na medyo nakakatuwa pag nagkakatuwaan at nakakainis pag nagkakainisan. Kagaya nung dalawa kong kaibigan na sina Tope at Harry nung minsan kumakain kami sa boarding house noon. Sabi ni Tope, awan si Dainen, kinamit. Biglang tayo si Harry, sabay sinigawan yung dalawang kalabaw doon sa kapitbahay. Apay inibus si Jay si Dame. Kinayo, sabi. So ayun, tanong na lang sa mga kakilala niya mga Ilocano kung ano yung ibig sabihin niya at kung anong tamang pronunciation. Ang susunod ay ang gemas. Ano nga ba ang gemas? Ito yung kapag may nakita ka or naamoy ka na sa amoy pa lang at itsura nito ay maglalaway ka na sa sarap. Halimbawa, naamoy mo yung napakabang nilulutong pansit canton na nabili kay Ate Glenda habang pinapanood ang instructions sa YouTube. Masasabi mo na lang, gemas. O kaya nakita mo yung crush mong Koreana dahil nga mahilig ka sa K-pop, masasabi mo na lang, gemas. Okay? Next ay ang seble. Ang seble ay hindi ako sigurado kung ginagamit ng ilan nating kapwa Ilocano. Seble ka na. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang seble ay ang shortcut ng imposible, o diba? Dali lang itindihan, diba? Seble. Marami pa pong Ilocano expressions na inyong maririnig. Nariyan ng dugyot, balat, lukdit, bagdit, kiribit, dikade. At marami pang iba na kung Ilocano kay makakarelate ka, dikade. Seble, nukaan. Kung meron pa po kayong maidadagdag or mga suggestions tungkol sa mga Ilocano expressions at sa mga Ilocano expressions,
ay pwede po ninyong gamitin yung comment box sa ibaba. Huwag po kayong mag-alala, libre po yan. Walang bayad ang mag-type sa comment box. So, paano mga kulokoy? Hanggang sa muli. Bye-bye.